Diablo. Lucifer. Satanas. Ilan lang ito sa mga tawag natin sa kalaban ng Diyos. Pero ang tanong, kapag ba ang demonyo ay humingi ng tawad sa Diyos, papatawarin ba siya ng Panginoon? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Welcome pong muli dito po sa Light from the Light. Ako po si Ilaw. So, papatawarin nga ba ng Diyos ang demonyo kung sakaling ito ay manghingi ng tawad sa Kanya? And the answer is, yes, papatawarin po ng Diyos kasi po lahat naman po nang humihingi ng tawad sa Diyos, lahat na nagkasala, na nagpakumbaba at hiningi ang grasya ng Kanyang kapatawaran ay pinapatawad po niya. Pero the question is, manghihingi ba ng tawad ang demonyo? At alam po natin ang sagot dyan. Malamang, hindi na po yan manghihingi ng tawad. Bakit po? Kasi we all know the story. We all know that the devil was once an angel, a very beautiful angel. But because of his pride, because of too much pride, he was cast away from the kingdom of God. He was cast away from heaven and hence became the devil. At hanggang ngayon, ma-pride pa rin siya. Kaya nga naman, brothers and sisters in Christ, ingat-ingat po tayo sa pride. Dahil yan po ang sin of the angels, ang kasalanan ng mga anghel. Kaya nga naman po sa mga maka-pride dyan, we must learn how to be humble. We must have humility na sa gayon hindi po tayo matulad sa kalaban. Marami kasi sa atin, kung umasta ganito, feeling ang galing-galing na, feeling na kaya ang lahat, feeling niya hindi niya na kailangan ang grasya ng Diyos. Nariyan din yung may mga spiritual pride kung saan feeling nila ang bait-bait nila, feeling nila sila yung mas banal dahil sila yung nagsisimba at yung iba hindi. Yung iba naman, feeling nila sila yung mas magaling, sila yung mas mabuting Katoliko kasi nag-a-attend lang sila ng traditional Latin Mass at hindi ng Novus Ordo. Brothers and sisters in Christ, it is pride that made the angels, okay, turned into, devils. Kaya nga naman, kung ayaw natin matulad sa kalaban, kung ayaw natin matulad sa demonyo, alisin po natin ang pride sa ating mga ulo. Yun lamang po, brothers and sisters in Christ. Remember to share this video para mas marami pa po tayong makatekis at ma-evangelize. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!